the Blacklist International recipe, pero kasi there is still a difference. It's all about yung execution. Stats don't lie. Stats don't lie. And not only that, eh, saan ba sila na-inspire? Kahit basahin natin sa mga international article, na isusulat na yan. Parang ilista. Nailista na. Blacklista mo na nga. Pero ang laban dito ay RSG SG versus Bigatron Alpha. Familiar lineup para sa RSG SG. Estes, sinabi din dito ng execution aggressive. Kasi with this kind of lineup, they need at least to snowball. Kasi where, saan ba magagaling ang pinaka-main damage nila? It's gonna be the Granger from Rempo. Correct. And there would come a time na ma-outdamage, or rather ma-outscale siya ni LY4. Because not only with the stacks, pero yung pagiging makunat din. Ang sakit din kasi ng Aldous na nakakita. Kailangan lang nila ng decent wave clear, pero an arrow will connect. Sabi nila dito, laban na, pero si Posa, ay! Posa, Ken. Si Posa na walang Ken ay nakapag-flicker out. Hindi nag-spend dito ng masyadong maraming spells ang side of Bigatron Alpha. Pero kita natin dito yung sustain na meron ng RSG SG. Yes, and not only that, no, well, for Bigatron Alpha, I like what they're doing. They're trying to play in their winning condition na talagang kailangan nilang mag-force ng teamfight, and kailangan nilang ma-poke ng ma-poke talaga dito si Posa. Napauwi nila yon, pero since mabilis lang namang makabalik, itong retail kailangan yung mga objective early on ay ma-secure agad ng Bigatron Alpha. So nag-rock block ni Posa ang turtle objective. Hinawakan na ang kanyang kamay. Dinilaan si Ripo! Nakakuha dito ng isa si LY4. Ang kanilang gusto. Meron na tukod sa gilid ang Maladjablo na sa back ni Jablo. At makakabawi pa ang RSG SG. Habang si Ripo ay naglalakad na lang doon sa gitna. Libreng turtle para sa Singaporean squad. LY4 with the last hit. Patay, look at this, may mga pokes. May passive kasi, tapos lagi siyang pinu-perskill ni Sana. Agree. Fosana. Pero kasi kung iisipin mo, no, parang alapit lang nung fountain para dito kay Fosa. Didikit, pupunta sa, kumbaga, mag-vision siya sa may top, tapos, or pupunta siya mag-face check sa papunta sa baba. Tapos pag nabawas siya, babalik lang siya sa gitna. Tapos i-heal lang siya nung Estes. Hindi niya na kailangan mag-recall pa uwi. Isang mga problema ng Selena yung Estes kasi hini-heal lang pag naman ang pana. Ayun, pero eto, this time, walang extra heal ang RSG SG. Nice pick up mula sa Bigatron Alpha. Napakakailangan nila noon. This time, second attempt para kay LY4. Pero maliligtas pa smart missile sa tama sa kanya. Pero hindi magiging enough yung damage output ng Bigatron. Ang ganda na sana doon. Kung na-pick off nila doon si LY4, I mean, nagamit ng Bigatron Alpha yung mga chain na mga crowd controls nila with the Tetonas welcome. Pero still, sila pa rin naman na nagdidikta ng tempo dito sa may top lane. Napakagandang movement mula sa Bigatron Alpha. Sinasabi nila dito, aba, hindi natin kaya na makakuha ng damage output para at least sa kanila nagre-react ang RSG SG. And not only that, ang kailangan gawin talaga dito ng Bigatron is paliitin ang mapa ng RSG. Oo, gera na. Oh, nako, fade away! Dila! Mula kay Ripo! At ayun, yung kanyang pag-stop the yard, pero buhay pa din this time si LY4 with the Moonlight Immersion. Pero still, mawawala si Sana. Nice last hit mula sa side ng Bigatron Alpha. Easy peasy peak off, slowly but surely ang ginagawa ng Bigatron Alpha to get this game. Ang problema lang, hindi nila napatay si LY4. Nakita natin na inuna din ng ang kunat na sa ngayon at may heal nga naman coming out from the Estes. Kailangan naman mas madaming damage ang Bigatron Alpha at kailangan din nila masecure tong Lord na to. Kaso ni-reset na naman ni Posa. Grabe yung reset ni Posa. Hindi po sa akin yan. Ganun. Tama. Pwede. Nice ba? Pwede. Wordplay. Pero ang masasabi ko dito is nawawala yung momentum ng Bigatron. Doon sa mga reset nitong Grock. Yes, and the mere fact na nakakapag-buy sila ng time ng klaseng bagay is already a win para sa RSG. Though, na-pick up si Sana doon sa may mid, Sana Oil. Pangalawang, death na ni Sana. Hindi siya nag-purify. Wala siyang purify, I mean. Cooldown kasi, ito tinamaan siya ng pana. Kaya kaya, slow mo talaga natin makikita yung pag-turn. At dito mo makikita yung kahit pa panong aggressive pa din ang Bigatron Alpha and they're being really careful. Kalaban ng RSG, eh, hindi sila basta-basta nakikipag 5-on-5 eh. Exactly. And not to mention, hindi natin masyadong binabanggit dito si Matt ng BTR. Si Kuya Matt. Pero pagka tumatama yung mana nila, it's not only rainbow kailangan mong problemahin. Lalo na pag nagdikit-dikit sila dito with a Moonlight Immersion, eh, yung mga yin
dito disrupting RSG SG sa teamfight na gusto nila. Mega kill! Si Rainbow and si Kuya Matt ay nasa likod lang. Naglalabas-labas lang ng mga payong arrows coming in as well. Hindi pa tapos ang laban. Ayun yung Chicho Dog. Naghawak kamay na si Sana at si Sink. But the tower will fall down. Tuloy-tuloy pa rin ang pana. This time, ni KYY. At ngayon pa lang magdi-disengage ang Bigatron Alpha. Maghahabol ba ang RSG SG? Hindi na. Doon natapos ang laban. Nakita natin yung damage output ni Matt na rin na skill. Ayan, vertical. Hindi magamit yung kanyang umbrella, yung Russo umbrella flea. Kaya kailangan niya Matt. Tapos from the point na magtitipi na siya or recall, nag-chase fate na si LY4. At hindi ganun kadali i-land yung mga ganung klaseng Guardians Buyer tama. Ng mga clutch. Lalo na kung ipapatayo mo yun, dapat lagi pahiga. Yung Guardians Napakatalino na, halos lahat ng Guardians Buyer niya ay on point. Lalo na yung sa mga recent, katulad nga na sinabi ni Rob Luna sa may top lane. At tapos si ang nanojoy si Matt eh, bakit na lang yung kanya, papalayo doon sa tore niya, kaya hindi niya na-clear wave at nakapag-push si Sink. Pero, additionally, nag-chase fate si LY4, kaya din na-cancel yung TP niya. Pero kahit anong sabihin natin, ang ganda ng Guardians Buyer, this time lamang pa rin ang Bigatron Alpha, makukuha ni Kuya Matt ang Lord. May iwan si Jabdo, pero manalakop siya dito ni Dreams. And nandito na ang dinosaur ng Earth-Nerd. Gustong pagkatin. Sina Fossa at sina Jablo. Super slow mula syempre sa mga flame shot. I mean, sa dead zone nata. Pero nothing will happen yet. Lord lang ang secured ng Bigatron Alpha. Yes, it was secured by Matt. Pero well, alam naman natin kasi kung ano yung winning condition ng RSG. Kailangan lang nila madrag yung game up to the point na LY4 na medyo unstoppable na siya dito. Pero at this point, Bigatron Alpha is, in terms of their winning condition, na-accomplish nilang lahat yun. Kasi not only na nakuha nila yung Lord, napapalitan nila ngayon yung mapa, this only means na makakakuha lang ng resources dito ang RSG dun sa mga minion wave na kusang papunta sa base nila. Pag umabot tayo sa point na freeze lane na, baka tumagal lalo yung pagkuha ng stock dito ni LY4. Ibig sabihin, in layman's term, tapusin na. Kaibigang Rob Luna, yep. Kung ikaw ang Bigatron Alpha, bawal ng umintro-intro. It's time to end the game. That is the perfect call para dito sa Bigatron. Here we go. Na-dodge. Hindi donuts welcome. Habang si Posa ay nasa likod. Here comes the chase fate. Meron bang matutuloy? Wala. LY4 disengaging. Depensa para sa RSG SG. Ang hirap para dito sa RSG SG is wala sila nung long range na wave clear. At sila ay melee. Kasi si LY4 nga, likod ranger. Parang talod ka naman sa likod kaso ito ka mayayari. By the way, nakita natin yung player head to head na labang ngayon. Alam si Rainbow spending all of that cash. Basta lang makuha dito si Posa. And Bigatron Alpha, books are real para sa lineup nila. Naramdam mo. I mean, papansinin mo nito, no? Si Dreams, lagi niyang pinupoke dito si Posa to the point na kinakailangan niya laging umuwi. Regardless, hindi nila mapapatay. It doesn't really matter. Ang kailangan mo lang is laging bawas sila during teamfights. Tama. Awkward yun para sa isang tank. Kahit pa sabi mong tank ka, yung tank na kalati HM mo, hindi ka makakapoyang forma. Correct. Wala, kahit ang dami mong damit, hindi ka makaporma. Unstoppable para dito kay Rainbow and Bigatron Alpha. Mukhang nakabalik na sila sa kanilang original form. Ay, sabog ang buka ni Sana. And of course, si Repo ay makakuha pa ng isa. LY4, siya na rin ay tutupa. 11-3, Bigatron Alpha. Buti na lang ka mawalang minions, pero mukhang the end is...